na tayo ako nga kay mayor no ko, pero wala mi nagpuyo sa usa ka balay ni mayor. Although nag-under ko sa quarantine last year, but last week no, but it was a negative result kung katong iyang nakahimamat mo. So all in all, wala dili tinuot ang mga balita sa ito to kung asa nagikan, but rest assured no, magpadayon gyapon ang ako ang pag amping sa ato ang public, just to set an example na dili kita basta-basta magkumpiyansa mo asa ta mo ato no. So always lang gyapon kita mag observe, magsunod sa ato mga health protocol, magsunod ng face mask o pagdistansya sa mga tao. Sa kasamtangan, unsa gyud ang realidad nga ato ang sitwasyon sa kaso sa COVID diri sa syudad? Yes sir, nagsaka na po, I think karong weekend grabe ang pagsaka no? Although wala may kagawas o kapagawas o kining official katong ato ang update sa numbers. Tungod kay ang sesugi na finalize pa nila ang numbers, but karong Monday no, makapagawas kami. Ang problema mga gudusahay na ay mga multi-clear na taga-Kidapawan sila. Pero pag-verify, dili tayo taga-Kidapawan na taga-Matalam, taga-Kabakan, or taga-Makilala. No, mauna mo gina-sort out before na mo ginagawas ang mga statistics. So pagkakaroon na naka sa 100 active cases, no, nitong tumagita sa 100, just like in January. No, 100 active cases, inga na tayo suspect cases na 42, no, as a result of getting ato ang contact tracing. Unya na tayo ongoing na POMs na 22 no, sa so, kanauna to 100, unya na patay 42 suspect cases no, kanima nagpakita og sintomas. So posible makaabot og 142 no, kung walay recoveries na mo abutay this week. Kat na charge yapon sir Lol ang populasyon no. So 46 active cases sila karon. Last week 36 active cases ni, so madungagan og pulo. Unya na atay singaw og sa dapin na tigwalo. Niya gisundan po sa Lanao 8 cases po niya Amas, Kalasuyan o Kalaisan 4 cases each no? So kung makita na to ang hotspot ito sa Kidapawan isang barangay poblasyon. So mostly sa mga nataktan, mga apuol no? Yung mga apuol na nigawas o Kidapawan ito sa laing lugar, high risk areas pag-uli, nag-clustering tungod kay nataktan ang ilang mga parente, ilang mga kapamilya. Sa kasamtangan, pila ka area na ang gipailawom sa focus containment kay last week tuloy yata no ang lapu-lapo nga hapit na mahuman ang Amas og diri ba to sa Maylanaw. Pila ka area na tong gi-focus containment karon? Yes, sa karon nahuman naman tong Amas no, so napabili na lang sa tuba. Yeah, I think this week mahuman na tong sa lapu-lapo. So isa na lang no, but we will further study karong Lunes kung doon na pa ba need to declare additional areas under focus containment status. Okay, again, taas paspas ang pagsaka no, sa cases dili sa populasyon. Possibly kung mag-declare o kining focus containment status, possibly dirigit sa populasyon no, one of the areas diling mag-declare ang city government. So na pinpoint na ninyo asa dapit ang lugar gawas dito sa Lapu-Lapu sa populasyon ang posibleng ipailawom sa focus containment. Well, kasi the health cluster will meet karong adlaw no, karong Lunes. Dili man gud basta-basta si mayor lang mo decide. Inaagi gid na sa kining IATF na recommendation or resolution. So na gid supporting resolution before mag-issue executive order ang ato ang mayor. So we will base it on a study evaluation sa ato ang mga numbers kung asa kung spread out ang cases then wala man tayo dito declare focus containment status. Sa kasamtangan, kumusta nga itong ihap sa contact tracer? Nadungagan ba ta? Kay mawaling number one problema na ito, ang pag-contact trace sa mga nakahimamat sa mga nagpositibo sa COVID? Yes, so actually, wala yung problema ang contact tracing. No? Naatay ready na team. No? Ay, naatay three teams to conduct contact tracing. Almost all LGU paid no, na ay mga ang pabilin na disuportahan sa DALG, but that is a carryover from last year, no? Pero nakuhaan man to sila. But very effective ang atong contact tracing, no? Paspas ang case finding na to. In fact, kung tanawa na to sa cases, no? Maka-contact trace kita ang atong positivity rate na sa 20%. No? So meaning, for example, pulo ang ato ang nag-positive, no? Na sa 50 ang nag-negative. No? So, although dili man ito mapublish with ang negative cases, nabatog tanawa na itong listahan, nagantot kaing naga-negative. So, all tanan ato ang gina-contact trace, ato ang gina
subject to swab, no, kung symptomatic. So inana kadaghan ang kinakontak list sa ato ang assay super case, no. So kung 20% ang positivity rate, data sa 5 ka mga na contact risk per positive case, no. So I think that's with the national average, no, but we intend to do more, no, sa ato ang contact risk, but ato ang na-discoverhan, no, very limited ang ato ang capacity kung ang na contact risk will not declare everything. No, but pasabot dili mo declare kung asa ni ato, no, okay, maulaw, no, kay ato pag birthday o di ato ba o kining high risk area. So that is why we are appealing sa public na unta mahimong transparent kita sa ato mga lakaw, no, mahimong transparent kita sa ato mga nakalimaman, na para maundang ang pagsaka sa ato ang active cases dili sa ato ang kapayan. Ang Cotabato Province, IATF, nagaplano nga magpatuman og mas hugot pa nga mga quarantine protocols o unsa tawag ni mga restrictions, no, within this week. Mag-meeting daw. Sa side sa tuang City IATF o sa inyong opisina, unsay plano, unsay recommendation kay 100 plus na nga ito ang aktibong kaso? Yes, sir. I think ang number one problem ani ang in and out sa mga tao. Dito sa ito ang probinsya. Tanawa na ito tanang kisa sa Kidapawan, halos tanan na ay travel history outside of the province. No? So that is something na the provincial IATF should consider. But as of Kidapawan City, gimiting na ni Mayor ang mga kapitan last week. No? Nga, kung kinsa man itong mga nagasulod sa ilang area, no, i-monitor kito sakto, nga i-report tayo sa CSU. No? So naatay strict reporting mechanism sa barangay level na ito. But with respect sa mga border, we need to do the trappings. No? I think we were waiting for an executive order before 2 weeks ago, at wala may nigawas ng executive order. So, magpaabot lang siguro sa ilang sa resulta sa ilang meeting. But as for Kitapawan City, magpadayong ginapot ang pag-implement ng pinta barangay level sa pag-monitor sa mga nagkasulod. But ang pinakalisod ang isang lawyer sa tinuod ang kisang apoy, itagang kaayo, like almost 50% sa ito ang cases. Apoy related, no, nga travel. I don't know kung saan na pag-regulate sa mga checkpoints. Kaya kung bawalan po na ito ang sulod gawa sa apoy, ang piangan po na nga itong ekonomiya, maipiangan po na nga ito ang pag-upirat. No? So, there should be a balance. No? Isigurado din na dili i-abuso sa mga apoy ang ilang mga privilehiyo pag sulod gawa sa ito ang probinsya. So kinikaroon ang ginaistudyuhan o lalom para mabalaan kung unsang pwedeng mahimo para sa mga apor? Yes, sir. Ang travel sa mga non-apor, dili kaayo yung nga nakataas yung mag-contribute sa itong cases. Mostly, apor related it, sir, ang cost no, sa pagsaka sa cases. So, di na siguro magtutok no, kung unsa man ang policy sa ito ang probinsya. No, we leave that to the province. For a reason, in charge sila sa ito ang border checkpoints. O kung makita na ito, dili lang man ang Kidapawan City ang nagsaka ang mga cases. No? Ito ang mga kasipit na mga munisipyo nagsaka po. No? So I think this is not an isolated incident rin sa Kidapawan. Although mas dagan pa cases compared sa ibang munisipyo kaya mas densely populated ang punta. But this is a trend no, sa tipo of probinsya. So I think it's the province really that should implement stricter measures sa kung asa man na nila. Kabalo kita nga adunay ginapatuman nga priority list no sa paghatag og bakuna. Dili ba pwede ka ha unahon natog hatag og bakuna kining apor ini ka unsa ba tawag ani ini ka abot pa sa tuang palitong bakuna o kining ginahatag karon sa gobyerno? Mao ni ang ato ang ginapaabot sa DOH sir Loy, no, kaya ang DOH na nakabuot kung kinsa ang allowed na magdawat og bakuna, ang apor ay dapat sa E4. Nga priority, no? So A1 senior citizen, A2 A1 medical frontliners, A2 senior citizen, A3 do may comorbidity. So napa sa E4 ang apor niya, ang A2 sa pagkaroon kita pawa napa sa E2, no? Senior citizens. So mapaabot ni go signal sa DOH na turukan na po ang mga apor para mapugna na ning sa pagkalat sa COVID. Okay, kaya sila may spreader na ining kwan virus. Kaya bisa nasa sila nag-adto. Yes, sir. Very true. Tinawag ko kayo na. No, no offense sa mga apoy, pero maaw kinaariyan nila. So, but ang ato ang makontrol, sir, ay within DOH parameters lang. No? So, sa kamabi na so, mostly sa mga sinasipilis mo na pagkakas. So,
But ang mga tayong observation, very mobile na mga ako na ito karon. Especially wala ko. Wala ka ito ang limitations. Basta din na mga I don't think limited lang po na sa Cotabato province, no? Mm. Situation, tanang Gagkong City, diri sa Mindanao, nagsangka na po ng cases sa Zamboanga City, Bukidnon, no? Naapod ang Cotabato Jensa, no? So, I think that will be tied up sa apo. And the national government should make a policy change, no? With respect sa mga pag-iayay sa mga apo. Sir, salamat kayo sa higayon. Nagihatag ni muna itong programa o may buntag po. Salamat Sir Loy, mayang adlaw and more power sa imong program. Thank you kayo sa higayon. And God bless you. So, thank you so much po. God bless po. Mga katinigin nyo nga nabati si City Information Officer at Attorney Paolo Evangelista kalabot ni ining kaso sa COVID-19 diri sa atuang sudad, no? Og, ang dili maayo kay ang daghang mga nagpakalat, mga apur. So, wala sila yung mahimo. Kay mamamupumaw po nila ang responsibilidad, mga katinig, no? At trabaho po nila. Nagpatuman po sa ilahang duty. So, unsay pwedeng mahimo na ito ni ini. Ang ginahimo sa gobyerno, unahon itong mga senior citizen o gado ni mga comorbidity para maprotektahan sila sa virus. Pero ang usap po sa mga pangunta na karoon, mga katinig, human na ginapadayon sa gobyerno ang vaccination program, dito ba sa mga nahatagan sa virus, nahatagan sa antivirus nga bakuna, gina-test ba usa ang mga hatagan o bakuna kung positibo ba sila o dili sa virus? Kaya nga, mga katinig, sa mga nakita nato nga mga nahatagan o kining bakuna nga mga nangamatay, una sila naigo sa virus bago sila natagaan sa bakuna. For example, ang katong barangay Kagawad diha sa may Matalam, no? Natagaan na to og kining first dose nga AstraZeneca nga vaccine, namatay. Kay ang sulti sa pag-imbestiga, nasayran nga una dahil naigo sa virus bago nahatagan og kining bakuna. Si Father Jun Mercado, sumala pa, naigo daan sa virus bago nahatagan og first dose sa iyang bakuna. O kinsabay, unsay may tabo sa lawas sa usa ka tawo, no? Murag adunay dili maayo kay naunang sunod tong virus bago gisunod tong pangdepensa. So nag-away dito kay di ba nato makita, no? Ang sistema lang sa tuang lawas ang nakigabisog dito. So mo nang ang usa ka pasyente o usa ka senior citizen, usa ka comorbidity, dunay comorbidity na tagaan ini, ni samot ang iyahang problema, no? Sa iyahang health condition. So mo na siya, no? Wala pa explanation po nini ang ato ang mga doktor kung unsay pwedeng mahitabo. Pero kagahapon doon ako'y nakahinabi nga usa ka natagaan na sa vaccine, no? Uban daw sa ginapangutan na sa ilaha kung doon na ba kayo nakahimamat nga COVID positive? Doon na ba kayo nagka-positive ka ba sa COVID? Mo din yung mga pangutan na sa ilaha. Okay, katong nagpa first dose ko, wala ko kadungog nakagipangutan ako ana, no? Nga, unsa ba? Nag-COVID ba ka? Doon na ba kayo nakahimamat? No? Wala pangutan na. Basta ang ipangutan na ang imuang health condition. So, siguro, ang isa sa mga nakita po na ako, mga katinig, dapat natong ipangandam, kung magpabakuna gani ka, dapat yun da ipreparadaan ang imong kaugalingon, no? But pasabot niya na, bago imuhang vaccination date, kinahanglan, napakondisyonan mo imuhang lawas daan, no? Nikaon kag healthy foods, nagpahuway ka og tarong, natulog ka og tarong. So, muna siguro ang dapat nimong himuon bago ka magpaturok sa bakuna. Kaya nga, no? Takabalo manggod, mga katinig, kung unsa ang reaksyon sa lawas kung mahatagan ka nagbakuna. So kung preparado ka na, mas maayo. Kay tungod nakabalo ka sa kondisyon sa imuhang lawas. Alas 6:20 na ang atong oras.
Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Sana ako sulit mas. Yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papilyari karsinuma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga inigatipan daw ang resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mao pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, B3, enzymes, electrolytes, omega-3, ug probiotics na makapapaspas sa pagdagko, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, ug makapasinaw sa panit. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds, ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, unsa pa inyong gihulat? Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipailang-ilang. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes, o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Balatian Impas. Mapalit sa mga butika. SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 09-free-free-825-0036. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:23 mga katinig ang oras. Padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan tungod usab sa pagsaka sa ihap sa COVID-19 sa Pikit, Cotabato. Sa kasamtangan mga katinig ang Pikit, Cotabato, doon ay 62 na no, nga confirmed cases. Unom niini ang aktibo. Pero nagpagawas og Executive Order number 12 si Pikit Mayor Sumulong Sultan para sa pagpatuman sa New Movement Sunday. Oo. Sa probinsya sa Cotabato, sila pa lang ang nag-implement og New Movement Sunday no sa akong pagkabalo. Mas mayong atong siren kini. Naasali niya sa atong komunikasyon si Mayor Sumulong Sultan. Sir, magandang umaga po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Magandang umaga rin po. Opo. Ano po ang dahilan kung bakit kailangan pong ipatupad ang New Movement Sunday diyan po sa inyo pong lugar? Yun po. Nandiyan po kami ng last week. Dahil po sa dumarami po ang kaso ng COVID-19 po ngayon. Oho. Hindi lang po sa Pikit, kundi sa iba't ibang bayan po, nakikita po natin na madami po ang ano, madami po ang cases po ng COVID-19. At saka dito po sa amin mayroon na pong namatay po. Oh. At saka, nga, dahil po sa municipio po, may sinagawa po rin po namin na yung empleyado po namin ay parang yung half po yung nag-office to at least
atin natin po yung ano, yung pagsagamat po ng COVID-19. Oo. Kaya po, gumawa po kami ng executive order. Opo. Itong ngayon, last time po pa ay nag-movement po kami dito sa city. Pero pagkatapos po doon, ibig kami nag-a-distribute kami sa public market po. Oo. At saka sa city po. So, ibig sabihin po, dalawang linggo lang ipinatupad or batay sa inyong executive order number 12, dalawang linggo lang ipapatupad itong new movement Sunday para gawin yung disinfection sa inyong public market at public places at para makontrol pagpatupad din ng skeletal workforce sa inyong munisipyo. Okay po, at least na continue natin yung ano yung COVID-19. Aha. At sa inibigyan po natin, nag-entend ko tayo kayo, kung kinakailangan po, i-sidi po natin ispin ang ating neighborhood po ito Sunday. At least, ma-ano natin, ma-disinfect natin po yung ating gawing facilities para manatay yung public market. Mm-hmm. Kasi kung titingnan ho natin, sa ngayon, no, anim yung active cases sa inyong bayan at merong 8 na ang namatay dahil sa COVID-19. Sa kabuuan, 62 yung confirmed cases. Mas mababa ito kumpara sa ibang lugar kagaya dito sa Kidapawan City. Katatapos ko lang interview kay Attorney Paolo Evangelista, may 100 yung aktibong kaso ngayon sa COVID-19. So itong ginawa ninyong hakbang ay ito po ay parang nasa study stage pa lamang ho tayo kung kinakailangan bang dapat i-extend yung new movement Sunday or kapag buwaba itigil lang implementation nito, Mayor. Ganun na po. Ginagsabahan po natin. Oo. Kasi, yun na, inatakan ko na po yung IOT. Kasama po yung ating kahit person ito. Kasi sila po ang naninina sa pag-sed. Lahat ng barangay, paano yung mga bubid lang mga tao at yung regarding COVID-19 po. Oo. So Sunday, no movement Sunday, ano ho yung bukas lang na mga establishmento dyan po sa inyong bayan? Ayun po, ang bukas po yung pharmacy at saka yung hospital po. Oo. Yun lang po ang bukas. Okay. So at least ito ay lubhang kailangan din talaga sa panahon ng emergency, pharmacy at saka yung ating ospital. May pahayag sa isang pagpupulong si Dr. Cruzado, yung ating municipal health officer dyan po sa bayan po ng Pikit na kinakapos tayo ng isolation facilities. Sa ngayon, kumusta po ba itong isolation facilities po ninyong bayan? Natugunan na po ba yung kakulangan? Actually po, yung isolation namin, hindi pa po sino. Pero, ginagawan po namin ng paraan. Oo. Pero kung kung puno na yan, magpaalam po kami sa dito para magamit po yung classroom dito sa block yun. Hindi ba sa playground? Pero, yung Sir, kumusta ho yung pagpapatupad ho natin ng mga minimum health protocol sa bawat barangay? Kasi sa napagkasunduan, hindi hihigpitan ang mga borders pero kinakailangan hihigpitan yung pagbabantay sa bawat barangay. Kumusta ho yung implementation po ninyo sa bawat barangay po ninyo dyan po sa Pikit? Natasan po namin mga lahat ng punong barangay kasama na po yung mga barangay kagawad na mag-exert po sila ng health protocol gaya po ng wearing of the mask. Mm. At saka yung pagsamba po sa every Friday dapat po naka 50%, hindi kaya dapat yung physical distancing po ay naayon sa
kanilang pag-simbayo doon this Friday. Dapat sundin yung pinatutupad na alituntunin doon sa health protocols, yung importante yung physical distancing. Ibig sabihin nito, dapat masunod yung number of individual na papasok doon sa mosque para lang para maipatupad yung kautosang yon na masunod yung physical distancing. Limited lang. Natatanan namin sa mga sunong barangay. Aha. Dapat po yung distancing talaga. Yung distancing at saka wearing the mask. Yung nalimbawa nagsimba sila. Aha. It is Friday. Wala man po yung hospital. Sir, magkano nga po yung ano? Ipapataw na kaparusahan doon sa mga lalabag dito sa health protocols? Actually, meron po kami ng webinar. Aha. Pero, sinabi ko na lang po sa ating ano, na kunin lang po kami sa politician. Bigyan po ng ano, bigyan po ng advice. Bigyan po ng advice sa mga isang oras. Aha. Sa gayon, mabili naman yung lumak sa pagpuntaan ko. Okay. Mangyari yung hindi na siya mag- yung naantang. Papataw ng multa. Kasi kano kung pa. May kasama bang community services doon sa mga lalabag dito sa kautosang ito? Sa perso-piso, wala kong community service. Parang palaala lamang, warning lamang itong first offense at liliksuran sila. Actually, siguro nabingi na sila, sige pakinig sa radyo at panood sa television, nababasa sa social media kaugnay nitong health protocols, pero ayaw lang din talaga sumunod, marami matigas ang ulo. Yun ang isa sa mga problema natin. Sir, maraming salamat po. Ano, mensahe po ninyo ulit para sa mga residente po ng Pikit Cotabato. Yun po. Dapat po, isa, dapat yung Sir, maraming salamat at sumuli, magandang umaga po. Thank you so much po. Maraming salamat din po. Mga katinig, si Pikit Mayor Sumulong Sultan, kaugnay ng ipinatupad na No Movement Sunday, dalawang linggo, ano? Kahapon at saka sa susunod na linggo, pagkatapos niyan, malalaman natin kung ipagpapatuloy ba, depende sa assessment ng kanilang gagawin, kung epektibo o hindi, ano? At ipinatupad din yung skeletal workforce sa munisipyo para maiwasan, ano? Yung patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. This time, batay sa datos, ay mayroong 6 na aktibong kaso dyan po sa bayan ng Pikit mula sa 62 na confirmed cases. Ano? Kahit sa ang lugar ka, mataas talaga ang kaso ng COVID-19. Ang katotohanan na mga the other week at last week ay nag-ikot kami sa iba't ibang parte ng Mindanao. Ang isa sa mga nakita talaga na problema
ay maraming matitigas ang ulo. Ayaw sumunod sa sa ipinatutupad ng mga health protocols. Number one, mga katinig, hindi nagsusuot ng face mask. Walang physical distancing. Sa mga lugar nakita ko, kagaya sa Zamboanga Peninsula, no? Sa Butuan area, Caraga region. Oo. Isa sa mga lugar na nakita ko na talagang mahigpit ang ipinatutupad na health protocol sa Glan, Glan na Sarangani. Sa Jensan, may mga area pa rin na hindi nagsusuot ng face mask, especially sa mga barangay na ito ay trabaho, no, ng pagbabantay ng ating mga purok leaders at mga barangay officials, pero hindi kayang bantayan pa rin ang lahat ng sulok, kaya dapat wag na tayong kailangang bantayan pa tayo mismo sa ating sarili ang siyang sumunod, no. Pag lumabas ka sa isang lugar na hindi mo sigurado, dapat ay sumunod ka doon sa minimum lang naman, no? Minimum health standard. Face mask, face shield. Dapat ating seryosohin itong COVID na ito. Ang dami ng pinatay, no? Sa isa pang kaso, kagabi na i-report na tatlo o isa sa tatlong mga namatay ay taga Mlang, Cotabato. Ano? Yung namatay ay si patient number 184, no, na isang 40 years old na lalaki na tagamlang na dumanas ng acute myocardial infarction at dumanas ng severe acute respiratory illness sa secondary to COVID-19 infection. Ito ay bata pa, 40 years old, biruin ho ninyo, mayroong sakit sa puso, no? At namatay, mga katinig, tungod sa COVID. Kagabi, sigun sa gipagawas nga datos sa COVID-19 na tracker sa Department of Health Center for Health and Development, dun ay 138 ka mga bagong natala nga kaso. O sa 138 cases, ang pinakadaghan diri, mga katinig, Jensan o sa South Cotabato. Kita sa probinsya, dun ay natala nga 18 ang naayo, no, sa probinsya ang bagong kaso. Bagong kaso 8, 5 niini taga Libungan ug ang 3 taga Kabakan na Cotabato. Sumao ning gipagawas, pero before niini nakabalo na ang tuang mga munisipal ug City Epidemiology Surveillance Unit kung pila gyud tong eksaktong ihap. Ang tungod sa protocol, ang DOH ang ginasunod, ginaanunso nato, mga katinig, gikan mismo sa Department of Health. Alas 6:38 na ang atong oras. By the way, dito sa mga nangamatay, no, ng mga pari na naigo sa COVID, mga katinig, si Father Loreto Sanoy, DCC, kuwani siya, kining doon na dating sakit, no? Gulang-gulang na gyud pod si Father Loreto Sanoy. Nag-serve niya siya as a parish priest, no, sa Rosarite sa parish sa Cotabato City. Ang kinipong namatay ng ikaduha, oras lang ang nilabay si Father Rex Basero DCC, na assign ni sa Libak. Unya kalit wa gyud sumala ni Father Ventureto, no. Gistory mi katong sa 22. Sumala niya, wala nila na preparahan kay ang ilang gina-expect nga unang mawala si Father Sanoy kay tungod dunay dating sakit unya naigos COVID, mo tong ilang gi-expect o gi-expect na nila nga malisgrasya gyud kay tungod hinay ng immune system. Ang wala nila gi-expect si Father Basero nga paspas kaayo gidala sa CRMC. Sumala niya 30% na lang ang iyang oxygen, no? Ubos na kayo. So mao na siya gi-intubate dayon, pero after pila ka oras namatay. Si Father June Mercado gidala ni sa CRMC na itong pizza 8 sa Mayo. Unya kagahapon na intubate pud ni, kagahapon alas 3:25 sa hapon,
namatay pod tungod kay giatake kini sa sakit sa kasing-kasing. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. So buot pa sabot niya na mga katinig, dili nato dapat nga mukumpiyansa kita, no? Sa post ni Doc Erwin Palmones, ang amuang company doctor diri sa Yaki Company, dili good dapat nga tiaw-tiaw kining virus. Dapat himuon nato ang mga dapat natong buhaton, ang atoang obligasyon, ang pagtuman niining mga health protocols. Alas 6:40 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, o kadunay po nagapanghapla sa Yaki Liniment Oil. Anong maintain niya sa i-blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, na-plus niya taga gabi, bago siya matulog. Okay na kakay ko ya, bisa tiguwang na, sa ilang yapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Mas ganado sa produktong sigurado, MMV Stream New, muabag stock asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a, o MMV Stream New. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MMV Stream New. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang ihang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa ihang anak na si Marjorie, kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya ipainom og Yaki Vitamins, niya nga haplas po na niya Yaki pod niya oil, nakaroon niya basta ng taon, nabustos na ang taon. Yan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo yun na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sa yun rapang itaon ang Panamox Antibiotic Caplet, tumod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itya naga-aper sa gadaan paroy lanaw. Kung sa may muhang na experience sa paggamit nimo sa Panamox eh? Ako may experience sa paggamit ako sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pag tumaro ka ng buntag, paghapon yung kaon din siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw rin ito siya din. Naulian ko siya, gutog yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang kayo talaga yun. Daghang tambal yung kaon. Isang tambala sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox girls. Parehas ako sa mga beginners. Payag din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire.
Empire. Ally Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at Ally Resort and Hotel. Remember the place. Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Ang pagkaguba sa mga mata, ugon retinopathy, ang isa sa mga posibleng komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga botika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7. Joy FM. Mga katinig, alas 6:45 lang atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. Kagabi, doon ay vehicular accident no, nga nahitabo diha sa may barangay Kilada sa Matalam, Cotabato. Nagyan ako itong nabanggaan na hit and run nga usaka laborer, mga katinig. Kung diin patay kini on the spot, human nabuak ang iyang bagul-bagol sa dihang nabanggaan sa usaka kotse nga taga ka barangay ra usab sa naasoy nga biktima. Oo. Kining biktima giila sa pangalang si Randy Daluca no, legal age kini. Giila kini katong mga nakahinabi nako nga mga silingan niya. Sumala pa kining nga naasoy nga biktima nagtabok sa dalan gikan adunay gipalit sa usaka tindahan. Diha sa may Purok 3, may barangay Kilada. Ngit-ngit ang naasoy nga lugar. Doon ay duha ka poste nga patay ng suga. No? Dito na hitabo kining insidente. Unya ang nakabangga, taga Purok 1 po, diha sa may barangay Kilada. Nga sumala pa, naghatod lang sa iyang misis. No? Gihuman na banggaan niya si Randy. Ani sibat kini apan nakuha ang plate number sa yang sakyanan niya na sundan katuday ni surrender po da sa ato ang mga pulis. Dili na ko sure kung asa ni surrender kay ginakagabi nakahinabi na ko tong usa ka pulis nga niresponde ingon niya nagtawag sa police station sa Matalam wala daw didto. Gidala katong wala mo surrender didto. Pero ang direction mga katinig sa nakabangga dito padulong sa Kabakan, so either sa Kabakan ni surrender ang naasoy nga driver sa nga nakabangga no. Gina-follow upan pa nako si Sergio Napat, ang atuang chief of police sa Matalam. Gahapon pa ko ay gabi pa kong si contact niya, wa pa reply until this time no. Kay buot na to ma siren kung kinsa gitong nakabangga sa naasoy nga biktima. Pero katong si Randy mga katinig na sa mga siguro more or less 30 to 40 years old ang edad no. Pusa gud kayo. Ang problema mang gud diha sa naasoy nga lugar, espalto man diha di ba? So espalto nang dalan unya way suga, ni ulan-ulan pa gyud, sungit-git ang dalan unya naghukas pa ang naasoy nga biktima, dili sa dali makita. So base ng katong driver, isa sa mga problema mong sa mga sakyanan karon mga katinig kay tinted ra kayo no. Kung hinay mo ang suga, dili kay nimo makita ang dalan o ang tawo nga mutabok sa dalan, hinungdan na kusog gyud ang pagkabangga niini. Pero bago na itabo itong aksidente kagabi na itong nilabayang gabi sa naasoy pod nga lugar, aduna po'y nahitabong hapit nga disgrasya. Sumala pa katong usa ka elf mga katinig kusugan dagan, dunay nitabok. Pag break may na kusog iyang break, pero hapit po ni balintong ang naasoy nga elf truck no. So accident prone area gyud ang naasoy nga lugar. Sa kasamtangan naana sa porinari ang patay nga lawas sa biktima. Og at ato pang gina follow up no kung unsang posibleng mahitabo dito sa naasoy nga kaso. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Sa pika sa bahin na dunay daghang mga lugar diri sa Central Mindanao ang gibaha tungod sa makusog nga ulan nga nasinati sa nilabayng adlaw. Hangtod kagahapon, taas paghihapon ang tubig baha diha sa may dapita sa pagalungan na Maguindanao no.
Kaya tungod sa pagganaog sa tubig bahagikan sa upstream area kay usamanggod kining pagalungan, pagagawan ang pikit sa mga river basin, mga area nga kung diin sila ang recipient sa tubig baha gikan sa upstream area. Kagahapon pod gika-report ang pagpamakwit sa mga residente diha sa maisulan Sultan Kudarat tungod sa pagtaas sa tubig, no? Gawas niini, dagang areas Mindanao ang nalumos. Dito sa may Mate, dunay upat ka mga tao ang gianod sa tubig baha. May na lang kay na-save sila, no? Sa mga barangay membro sa barangay quick response team. O usab, gawas dito sa Davao gahapon, taas po ng tubig baha sa mga low-lying area. Muna ang kinahanglan, kanunay amping gita. Dere sa probinsya sa Cotabato, doon na yung mga pagbaha po na sinata, na sinati, no, sa mga low-lying area. Muna sila, grabe man ang ulan karon, ha? Sa Cotabato City, baha po dito sa Muanda Pita. Kay tungod, niawas ang katong tubig bahagikan sa upstream, dili makadiretso sa dagat. Kay tungod ang water hyacinth, no, water lily, ni Bara. Sa may Matampay Bridge. So, lisod good muna og ang tubig baha, mga katinig. Ang sistema karong panahuna, way bagyo. Ulan ra gyud na sa tungod sa Intertropical Convergence Zone, no? Muna ingon sa pag-asa o katong Easterlies. Pero, ang volume sa tubig, mga katinig, grabe. Duha ka oras, isa o duha ka oras nga ulan, pagkahumanyana, baha na dayon. Kay tungod isa po sa mga problema nga nakita, walay tarong agianan ang tubig baha. So asa mo agi dito gina sa mga lugar nga pwede niyang agianan, no? Unya ikaduhang rason, mga katinig, kalbo na gyud ang atong mga bukid, mao nang nagaganti na ang kalikasan. So way dapat mahaya ni ini ang katurang mga responsable sa pagkalbo sa mga kabukiran. Alas 6:52 na, mga katinig, ang atong oras. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Maya pa si Kwen. Nakatulog na kalawin. Apay na kumbay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawano, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimay mo din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:54 na, mga katinig, ang atuang oras. Padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan. Itong nilabayang adlaw, no? O kagahapon, mga katinig, diha sa may uh,
lang Cotabato na bulabog katong mga nagsimba human usa ka motorsiklo mga katinig ang gituhuang adunay sumala pa bomba no gihimong car bomb hinungdan na ni respondi dayon ang ato ang mga otoridad o giadto kining usa ka motorsiklo nga dugay nga naka-standby usa ka XRM motorcycle nga naka-parking sa atubangan sa St. Therese Parish Church no di sa may Mlang og umanang pila ka oras sa mga katinig na alarma kining mga otoridad kay sumala pa gituhoang dunay bomba. Nirespondi dayon ang atong mga bomb expert sa mga EOD team sa PNP o gamit ang ilang canine dog no katong bomb sniffing dog mga katinig o dito nasuta nga negatibo dahil sa bombang naasoy nga motorsiklo. Posible nga nalimtan lang kini sa tag-iya no ang naasoy nga motor nga pila ka oras nang gibutang sa naasoy nga lugar. Nagpasalamat po ang mga otoridad sa mga concerned citizen nga nagpaabot og impormasyon ngadto kanila. Oo. Base kaning tag-iya sa motorsiklo nag-date-date ba? Gibutang diha kaya para safe. Maninga nang daghan nga nang panghitabo. So pero wa na nagresulta na og kahadlok sa mga mulupyo ang naasoy nga panghitabo. Sa kasamtangan usab mga katinig katong nahitabong nga pagpatay sa usa ka kanhing barangay Kagawad o kining nidagan po din sa pagka-mayor no diha sa may Matalam kung diin ang biktima nga si Marvin Prado 45 anyos gipusil po ni sa wa pa mailhang mga suspect samtang nadia sa may barangay poblasyon particular sa MH sa Del Pilar Street no ang biktima nga tang-iya usab og manager kini sa Mindanao Institute of Science and Technology sa Matalam Cotabato gilutahan kini sa wa pa mailhang suspect alas 9 sa buntag nitong nilabayng adlaw samtang sakay sa iyang Mitsubishi Galant no. Sa kasamtangan, padayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad sa naasoy nga kaso kung diin wa pa'y matino nga suspect sa pagpatay sa naasoy nga kanhing barangay Kagawad o nidagan kini sa pagka-mayor sa naasoy nga lugar. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Muna kita ay 7 minuto lamang nahabili na itong programa nga Tinig ng Bayan samtang sa pikas sa bahin. Kadyot ha, kay daghang ginaga problema ni ining atuang internet connection. Okay, nagatuo mga katinig ang kadaghanan nga pagsulod sa dito telecommunity. Mukusog na ang servisyo sa telcos, especially sa internet speed. No? Pero unsa ba di ay mga katinig, kaya tungod iniulan og reklamo. O dismayado kayo mga customer ni ining serbisyo sa dito telecommunity. Tanawan nimo sa social media ang ilahang advertisement dito malakas daw. Malakas ang signal pero tanawan nimo sa aktual ay pastilan. Grabing reklamo no. Sumala sa mga reklamante mga katinig kita dire sa probinsya wa pa may dito dire doon pa man ang naa. Doon sa PLDT at sa Smart o Globe ng pertipong hinaya ang dito mga katinig ang ginareklamo nila nga sumala pa super badly kuno no super superly bad no ang serbisyo sa dito kay ang katong ilahang SIM mga katinig dili komportable sa ubang mga unit no unstable ang signal slow o erratic ang internet speed sumone kasagarang mga reklamo. Unya kung sa advertisement paminawon mo pa stilan in town perting kusuga nya sa actual day perting hinaya
Puan sa Badili, muhinay kini nga naasoy nga internet connection mga katinig o ang telcos kay tungod nakikonek laman sa gihapon ni ha sa Globe o sa Smart. So wala sa gihapon no. Maghinaot kita nga ayo-ayo gyud ang serbisyo ni ini kay mao ay gina-expect ka sa kadaghanan nga mapanindot pang ilahang serbisyo sa katawhan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 7 na sa buntag, wa na kita igong oras. Daghang kaayong salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw nito programang Tinig ng Bayan. Musulod ng alas 7 balita. Mayong buntag kaninyong inyong tanan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ito ang Joya.